Good morning, good afternoon, good evening, and good morning! Narito na naman po ang inyong Team Legit, Team Certified, Team Urig, Team Marites! Ako po ang inyong lingkod, your Dean Junardo! Your PhD Fab, Rose Garcia! At ngayon pong... Narito po tayo sa... Marites University! Okay. Okay, ano? Ano ba? Close ka ba dito? Sobra sa sobrang closeness. Yan lang nakakapag-award-award sa akin. Siya naman yung aking mentor. Nung sisimula pa lang ako sa... Mentor talaga! Nung simula! Siya una nag-break sa... Nagbigay ng break sa akin. Sa column writing. Oh, dati kasi ba? Feature writer lang ako. Oh. Sa mga fan magazine. Parang claim ko din yan. Diba? Mula noon hanggang ngayon. Pero at ngayon nga, meron siyang pelikula na sinulat, dinirek, bida rito ang isa sa ating magagaling na actor. Yes, agree ako dyan. Ikaw na mag-intor dahil close kayo naman eh. Isa sa mga kapamilya actor na talaga naman kada... proyektong gawin ito, talaga nagmamarka bilang isang aktor. At saka alam ko, nabalitaan ko nga actually. Kaya isa siya sa naging choice dun sa movie. Gulat sa character, kayo. True. Dahil siya yung makakapagbigay nung tamang paano acting. Yan. Okay, so without further ado, let's all welcome mga Marites, R.K. Bagachi! And Direk Jovetan! Sila po ang mga, of course, ang director at ang bida ng pelikulang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko, The Music of Ray Valera. Okay. Yes! Hello po, welcome to Marites University! Parang ano, nagkalit siya si Direk Jovetan. Huwag magsimulan! Okay. Hindi, nahin mo na natin si Direk Jovetan na nakakabilib yung mga choices ng movies na ginagawa niya. Diba? Hindi yung pangkaraniwang story ah. Mm-hmm. Ito na naman po si Ray Valera. Panahon yan. Paano mo, bakit mo nakuha yung music ni Ray Valera para dito sa yung movie? Dati pa kasi talaga gusto kong gumawa ng isang musical na Pinoy na Pinoy. Okay. So, nag-isip siya, sino bang singer or songwriter yung talagang halos lahat ng kanta talagang hit. So, parang halos iisa. Parang siya lang yung yes. So, lakas loob, kinausap ko siya. Pumayag naman. Okay. So, doon nagsimula na. Ako talagang ikaw nag-approach pa kanya? Yes, personal talaga. Mm-hmm. So, nung in-approach mo siya, agad-agad din? Yes, agad. Sabi niya, talaga? Sabi niya, talaga ba? Tapos, kunin mo yung kopya, may ginagawa akong libro, baka makatulong sa'yo para mabuo mo yun. Okay. So, binigyan niya sa akin yung manuscript ng ginagawa niyang book na hindi pa nalalabas. Okay. So, doon nagsimula lahat. Oh, nabanggit nga niya yung book na yun eh. Okay. And then, yung casting naman. Si RK, kasi nga, actually tinanong ko na siya nito eh, nung may ginasurprise ako na si RK talaga yung napiling gumanap bilang Ray Valera. Dahil nga, una, parang pag nayo mong Ray Valera, talagang singer, di ba? Eh, syempre, kilala ka namin talaga bilang actor. Oo, magaling and na. And then, second, alam ko talaga, nagkaroon ng pa-audition dyan sa role ni Ray Valera, no? So, unang tanong, nag-audition ka ba? At pangalawa, anong naramdaman mo nung in-offer nila sa itong role? At ikaw ang napili nila, especially Direk Jovetan. Una, feeling ko hindi nila nakuha yung mga first choice, second choice, third choice. Ay, ganun ang feeling mo? Nako, so, Direk, ha? Well, dami pa lang choices bago ikaw. Yes, sige, sige. So, parang kailangan na nila itong gawin. And, nung tinanong niyo ako, di ba parang meron akong paparating na project na ano. Sabi ko, naku, Ray Valera yan. Sabi, kumakanta naman ako pero hindi naman ako singer levels like him. Pero, since yung idea nakakatakot and feeling ko macha-challenge ako, in a way, parang sabi ko, kung hindi ko makakanta,
paano po ba yung gagawin? Sabi nila, meron na silang kaboses ni Sir Ray na na-record. Oh. So, ang kailangan lang namin from you is yung acting at yung pusong maibibigay mo dun sa kwento. Alam mo, walang etos ah. Kasi di ba napanood na namin ng advanced screening. Alam na po namin yun. Na-surprise ako sa'yo kasi kahit dun sa mga singing part, parang ikaw yung kumakanta talaga. Kasi ganun mo kagaling na interpret. Oh, thank you. Oh, actually, pinipilit, di ba pinipilit kita? Yeah. Pinipilit ko siya kakantayin. Oh, bakit hindi pa? Wala nang oras. Oo, di ba ipapun ng emotion yung miski sinasabayan mo yung kanta. Hindi, tsaka may portion yes. doon na boses niya talaga eh. Yung sa maging sino ka ba? Ah, oo nga. Boses niya yung intro nung ano. Okay. Pero oo nga, no? Parang kaboses ko nga si... Sige. Si Sir Gary. Pa natin i-record. Sige, push natin yan, di ba? Push natin yan. Ano sabi ni Sir RK, Sir Ray, nung nag-meet na kayo, nalaman niya na ikaw yung gaganap ng... ng buhay niya, anong sabi niya sa'yo? Nakakatawa yan kasi nung meeting namin, nag-arrange sila, Direk Jove, ng private screening for him. Okay. Pero since hindi pa rin kami nag-meet ever since shinoot ko yung pelikula, parang that is the first time na mag-aharap kami. So nung nagpunta kami dun sa venue, halatang pare-pares kaming kinakabahan eh. Diba? Si nagtatansyahan. Nagtatansyahan kung ano yung mapapanood niya. Ako kung anong magiging reaction na dun sa papanoorin niya, si Direk Joven din, both kung anong kung magugustuhan ba. Layo-layo kami ng upuan. Layo-layo okay. kami. Tatakot tayo. May COVID para hindi, layo-layo. Kasi siyempre baka hindi niya magustuhan, baka merong mali. O kumusta after? And yun, so... Hindi after eh, di ba? During. While okay, watching. Nasa harapan siya, gumagano siya sa amin. Kami magkatabi. Gumagano siya sa... Nililingon niya kami. Tapos... Okay siya. Gumagano okay. siya. So yun palang medyo parang gumagana yung pakiramdam namin. Doon kami na-relax. Doon kami nagsimulang mag-relax. Pero parehas kami talagang kabado before the movies. Katabi niya pa yung nanay niya na fan ni ano. Ni Ray Valera. Ano sabi ni nanay mo sa'yo? Yung nanay ko din, speechless eh. Parang tinatago. Din niya yung pagka-fan. Gumagano, no? Oo. Pero, during then, nakakayak naman eh. Tawa, iyak, hindi na rin maitago. Nagulat ako, may humahagik. Yung ano sa tabi ko. Hindi ko din in-expect yun. Nung pinanood ko yung premiere. Anong part? Hindi ko in-expect. Hindi, ikaw, anong part? Na gano'n na magiging reaction ng mga so, hindi ka na-iyak. Nanood. Ako yung maging sino ka man, yung kay Rosana Roses sa kwento, di ba? Parang ginatanungan ako sama. Eh kasi nga, base sa kwento na nakikita ni Ray Valera yan. Mm-hmm. Pero totoong character yung yung kay Osa. Yung kay Osa, di ba? I mean, totoo sa buhay ni Ray? Yes. Ah, oh, talaga? Tsaka yung ano, yung dalawa yun. Kasi. Ano yun, di ba? Sample nga. Pagkatang. Yung kasama namin sa Ambet Nabos na naiiyak din daw siya kasi panahonan din yun, Ray Valera. Yun ay, were you satisfied direct sa misi sabihin mong boses konti tapos yung mukha acting, were you satisfied? Oo naman. Mm-hmm. Ako naniniwala ko sa sinasabi rin ni Sir Ray na pag sayo-sayo, pag swerte mo. O kasi tagong-tago yung ano mo eh, yung pag-audition mo niyan. Na yung actually, audition is more on the voice kasi. Ah, okay. Tsaka yung younger na, yung bata ang hinahanap. So may napili kayo nung audition? Yun ang kumanta? Merong kaming kinonsider, pero hindi doon namin nakuha. Nagpadala lang online yung boses, nagpadala online. Mm-hmm. Which is, singer din siya talaga. Okay, direct. Naghihintay lang ng ano. Bakit si RK? Bakit hindi? Bakit hindi? Pa rin siya? Siguro kasi siya yung talagang para dyan. Mm-hmm. Tsaka kumbaga sa ano, umuulan, siya yung may hawak ng payong. Parang ganun. I would say perfect si RK. Oo. Sa ano. Mm-hmm. Although walang perfect, pero sabihin, perfect na ako. Din kasi ako sa timing eh. Ganun sinasabi ni Sir Ray, ikaw swerte ka kasi balang araw may realize mo na. But ngayon pa lang narealize ko naman naniniwala ako sa perfect timing talaga ng universe. Chance. Tsaka alam niya naman na una pa lang, tinanong niya ako eh, sino po yung mga ano? Sabi ko, si ganito, si ganyan, pero ikaw ang kausap ko ngayon. Yeah. Ikaw yung ka-meeting ko, so... Sabi ko, wala naman sa akin yun eh. Sa career ko,
yung mga nakukuha kong roles, alam ko naman na I wasn't the first choice, second choice. Ang importante, kahit pa paano, pumapasok na sa isip nila yung pangalan ko. And, di ba, nagkakaroon ng discussion, yeah. Kinoconsider ka na. Pero totoo, hindi siya talaga original choice. Bala ko sana si Jun Nardo. Kaso lang busy daw eh. Ayaw mo daw sagutin yung mga inquiry. Eh ano na ako ngayon eh, podcast, kanya, TV star. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na bakit hindi mo tinanggap. Sabi nga kay Rose, Rose parang TV star na yata tayo. Busy-busy natin. Lagi tayo nagmamadali. Yung mga kapag, artist o TV na, lagi nang mamadali. Parang aligaga. Kaya ayoko eh. Wow! Choose ito. Ayun na. Pero yun na, RK, nakita ko kasi nung premiere, or tama, nanood si Jane, siyempre. Yes. Anong naging reaction niya sa'yo after? Tuwang-tuwa siya, hindi niya makontain yung sinasabi niya sa akin, I'm so proud talaga of you. Kasi nung ginagawa namin yun, tsaka yung pinaghahandaan ko, siyempre madalas kami magkasama. So nakikita niya, meron akong oras para aralin yung script, aralin yung mga kanta. And then, pag pumupunta kami somewhere, lagi naka-play lang yung kanta ni Sir Ray, yung music. Parang pati siya na-immerse kay Sir Ray, sa totoo lang. And kasama na yun sa playlist namin pag nagda-drive kami. Kaya sabi niya nung napanood niya, alam ko yung hirap mo, yung pinaghirapan mo, so I'm super proud of you. Ay mo direct, ang isa sa pinalakpakan dun sa set, music, yun pong kantang walang kapalit. Di ba? Malalaman niyo po kung ano yung kwento nung walang kapalit kantang yun. Ano lang mo yung pangpalahat. Kung anong take mo ron, ano, no? Hindi pala ano nun? Hindi pala well-known yun? Oo, hindi. Hindi, pero naging title ng movie ni Sharon Cunette at ni Richard Gomez. Kasi nga, naging parang tungkol sa unconditional love, yes, mo. Pero hindi nalalaman yung totoong story. Oh, yun yung ma-reveal sa pelikula. Yung pong walang kapalit. Alam kong malakas yung moment na yun, yung song na yun. Kaya pumili talaga kami ng ano, yung star na nandoon sa ano, di ba? Bremo, dalawang machete, di ba? Correct. Yung talaga reaction dun eh. Oh, pwede ko palang gawan talaga ng movie. Ko pala pwede makagawa ng movie kay dalawang machete. Hindi, maraming ano yun. Sabi ko nga, tulad nung kay RK, swerte, nakatakda. Kasi maraming, dapat isushoot na yon tapos biglang nagpalit. May ganun eh. Maraming ganun eh. Pero alam mo, ang bongga ng movie, kasi ang sabi nga, ang bongga din ng mga nag-support sa movie, di ba? Hindi siya mga kung kino-kino lang na artista eh. Talagang may mga pangalan din. Paano like yun? Of course, Chelly de Belen, Ariel Rivera, Aramina, Rosana Roses, Christopher de Leon. Christopher de Leon. Bago na stroke si Garde Versosa. Yeah. Yes, na-stroke po si kaka-exercise. Recently lang, direct. Anyway, pag galing ka Garde, yun, paano mo yun napagsama-sama tong mga to? Siguro ano rin yan eh, pakikisama sa industriya. Bagay. Tsaka mga nakasama ko naman yung most of them sa ibang project, so kung ano yung parang ano lang, parang yun, dahil maayos namang kausap. Ay, kaya na natutunan mo kay Direk Joven? Kung meron ha? Oo, may natutunan ka lang. Ba? Kung meron lang, kung wala naman, okay lang. May joke lang. Off the record then. Na lang, off the record. May tatanong ako after ha. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Mamaya ko na lang sasagutin nyo sa akin. Sa inyo muna. Hindi, sige. Long wala. Hindi, pero yung sinabi niya, totoo yun eh, yung pakikisama. Likas sa kanya yun eh. And kaya yung mga artistang kinuha niya, hindi man lang dalawang inis. Kasi, meron din? Meron din. Meron din ba? Pero nakita ko yun pero sa kanya yun. Na ang sarap kasama ni Direk sa set. At yun yung hinahanap mo sa work eh. Meron kayong ginagawa, nagko-collaborate kayo, but at the same time, pwede namang maging magaan pala ang energy at ang trabaho pag anong masaya, set yung sinasabi mo? Nag-manitest na siya. Nasa-stress. Parang hindi ko nakikita yun. Parang pasaya kami lahat. Ayun na. Pero RK, ikaw ba in a way nag-expect ng award dito? Best actor? Kasi after the movie, halos lahat sinasabi ang galing ni RK. Best child performer ang hinahanap ko. Parang lumipas na ako doon. Grabe siya. Hindi eh. Kasi parang aminin na natin, parang ayaw mo na mag-expect. Ayaw ko lang mag-expect sa ganun. Parang ako, gusto ko lang ibigay yung best ko sa bawat proyektong binibigay sa akin. Pag mayroong mga ganun, okay lang. Pag wala, yung nakaka-arte ako sa mga bawat proyekto, parang
cliche man, pero panalo na ako. Pero aminin mo, I'm sure grateful ka rin. After everything, pandemic and all, you're still here, diba? Sobra, kasi nung pandemic, hindi natin alam kung babalik pa, diba? Kaya isa rin yun sa mga naramdaman ko nung nag-premiere night tayo. Kasi look at us now, ang daming tao. In one venue, one event. Oh. So bumalik din lahat and few press years back. Dami-daming tao. Oo, oh, yeah. Diba? The biggest press con. Okay. The biggest press con. So yun din ang nag-dictate sa akin. Kumbaga, natakot ako dun sa role na in-offer sa akin, Sir Ray Valera. Pero sabi ko, nung pandemic, hindi natin alam kung babalik pa tayo. So pag bumalik yan, gagawin ko yung mga projects na natatakot akong gawin. Sana pala horror ang ginawa. Ano yun? Next natin, ha? Horror. Na-curious ako doon. Ano yung mga project na natatakot ka doon? Ang dami. Kasi before that, may ginagawa ko with Sir Ray. Nag-comedy ako, sitcom, which is hindi ko rin naman, hindi ko rin, nag-TV5 ako eh. Yung sa amin ni Lamaha. Sitcom, first ko din yun. Yung mga... Pero, sorry, off the record. Ay. Off the record? Hindi, sabi ka, off the record, kunwari, tayo-tayo lang nag-uusap. Okay, okay. Tatay lang ito. Dami-daming mangyayari kay RK. Oh! Andiyan na. Sabi ka, isang ano na lang. Grabe yung projects niya. Oh, wow. No, kaya nung nalaman ko nga na, hindi lang kami nagtitiwala. Ang dami. Oo naman. At ang mga kasama niya, mga super bigate. Hindi ba pwede magbigay ng konting ano? Meron. Pwede ba? Hindi. Bawal yan. Sakali tungkol dyan. Bawal lang natin sabihin yung streaming. Bawal yata sabihin na kasama niya lang si Judy Ann. Mga ganun lang na sila. So sa pagbabalik ni Judah, ikaw ang makakataman. Ikaw ang leading man niya. Paano may ginagawa si Judah? Ayun nga. Hindi, may ensemble kami na gagawin. Sila Tito Dudes, Tito Edu Manzano, Gina Alar. And all-star, Oo nga, ang bongga. Tanong ko lang kung saan ka nahirapan ka ba sa performances din sa Ray Valera? I mean, every time tinatanong sa akin yan, ang pinakasagot ko lang talaga is may times kasi na mainit, di ba, nung time na nag-shoot tayo. So yung wig, mainit siya. Tapos nagma-migraine ako. Pero other than that, nag-enjoy talaga ako sa set eh. So totoo lang. Parang pumunta ako sa set, papakinggan ko yung mga kanta ni Sir Ray, iaarte ko. So hindi naman sa sobrang ano sa akin. Actually, may tanong ako sa'yo. Yeah. Kasi... ano yun, Rose? Ayan na. Hindi, kasi yung movie, parang dinidefine nila. Parang musical ba siya? Parang MTV din siya. Docu siya. So, ano talaga siya? Drama din siya. Actually, yun nga eh. Comedy na. Rin siya. Comedy so, rin, no? How will you define it? Pelikula. Mm-hmm. Salamin ng buhay. Yo. Salamin ng totoo. Minsan tatawa ka, minsan iiyak ka. Minsan magkukwento ka, minsan di ka magkukwento. Ganun yung buhay. Totoo naman. And I think part ng charm na yun. Kasi syempre, kailangan natin maghikayat ng mga manonood na i-convince natin sila. Ano bang bago sa sinehan? So, ito yun. Kung hindi mo ma-pinpoint, maybe yun yung ano na. So, anong nararamdaman nyo ngayon sa darating na Summer Metro Manila Film Fest? Pang ilan kaya itong ano, kahit maputi na ang buko? Sana lahat kumita. Oo naman. Sana lahat. Talaga. Yun. Yung so, pang ilan, basta wag lang sana sa dulong. Mukha namang hindi. Sa reception pa lang. So, matanong ko sa'yo, sino yung nasa dulo sa tingin mo? Ito yung... Huwag niyo ako kaya tumagot. Huwag naman kasi magod si Rose. Pwedeng kami na sagot-sagot. Hindi. Naku, hindi. Hindi ako niniwala ang dulong-dulo kayo. O, sino sa tingin mo, JN, ang dulong-dulo? Si ano, panunod namin yung isa. Buti mo lang si Ambit dito. Nasabi na niya. Basta ang masasabi ko lang. Supportan natin ang lahat ng Summer Metro Manila. Pero ako, given na yun, may isa ako doon na hindi... Ay, grabe. Walang politika dito, Rose. Wala naman. Hindi, sa partahan po natin ang lahat ng Summer Film Fest. Tsaka first ever Metro Manila Summer. So, ayun. Na-satisfied naman sa'yo. Satisfied ka ba? Natubad yung dream mo na makagawa ng musical? Oo, pero syempre, sabi ko nga kay RK, pag nanono, sana. Alam mo yung ganun, may ganun ka pa. Sana ano? Sana mas mahabang shooting day. Sana mas mahabang preparation. Okay naman siya. At sinasabi ko naman sa kanya, syempre pag ganun, pag performer may ginagawa ka, ikaw mismo makakapansin ng mga kulay. Totoo naman. Pero... kasi paulit-ulit mo na napapanood, so nakikita mo na. Sana na. Sana si Rose yung love interest. Oo, oh, di ba? Sana wag mangyari. Baka yan ay katira na yung film industry, tsaka. Ay, nako. What have you learned sa music ni Ray Valera?
na wala. Wala. Wala dami, oh. Hindi, oh. Hindi, marami, marami. Yung kwento ng buhay, di ba? Kwento ng buhay kasi, actually, ang kabuuan nung pelikula is yung ipaglalaban mo yung mga pangarap mo, di ba? Correct. Kasi, nag-usap kami, naalala ko, after nung movie, panoorin ni Survey, lumapit siya sa akin. Sabi niya, alam mo kung ba't ko gusto? Kasi magiging inspirasyon to sa mga manunulat ulit na, di ba, sa mga nagko-compose, kumakanta, na kahit gano'ng kahirap, maaabot nila yung pangarap nila. So, ito tayo, magpupwento tayo ng ganung story. Ay, composer din yan, oh. A wide-winning composer. Gagawa na nga ako ng kanta niya. Gusto, gusto ko nga direct yung ano yung pinanghawakan ni Ray Valera dun sa, na sinabi niya, Faith, Father Time. Bakit sa ganun, oo. Kasi lahat pwedeng bumalik, pero yung oras na nasa akin. Oo, diba? Ang ganda nung tatlong bagay na ma-apply din natin sa pang-araw-araw. Tsaka, buong Christopher De Leon. Correct. Oo, totoo yan. Oo, kay Christopher yun. Maganda. Isa siyang ano. Oh. Huwag natin i-prep yun. Oh. Pero direct, sabi ni Sir Ray, ano daw, nakita niya yung difference na isang composer din ang nag-direct at nagsulat ng movie. Ano mo sasabi? Hindi, siguro ano lang, ang advantage lang is yung rhythm. Mm. Alam mo yan, yung parang music. Yung ganun lang, yung palo ng ano, yun lang yung nakatulong siguro. Tsaka, gustong-gusto ko yung mga kanta niya. Idol ko talaga siya, walang ano yan. Kaya laking bagay talaga na. Dati nga nung PA pa ako sa ano yung sa Channel 9 or sa Manilin Live nung naging guest namin siya. Hindi totoo, ganun ako katanda. Doon ko siya unang nakita. Nagre-recording siya ng ano ng malayo pang umaga yata. Pinagmamasdan ko, ibang style nito. Tapos mula noon parang yun, sinubaybayan ko yung ano niya. Tapos yun pag may mga workshop siya, umaattend ako, nakikinig ako sa show. Totoo? Mm. Pero hindi meron siya sa UP. Hindi. Sa UP, meron siya yung lecturer, so nakikinig ako. So, yun. Wow. Yun yung sinasabi niyang estudyante. Yes, hindi ako, siguro ano na, hindi naman estudyante. Medyo, naghahanap ko anong gusto nyo yan. Parang gano'n. Nabanggit mo sa kanya yun, Eric? Yes, oo. Yung unang meeting namin, sinabi ko sa kanya. Okay, I'm sure tumatawa si Ray. Kay, ano ang ano, sa mga kanta ni Sir Ray Valera, ano ang pwede mong sample yan? Sabihin na mamaya oh, ano ang pwede mong sabihin na kanta ninyo ni Jane? Pwede mong sabihin, pwede niyo maging kanta. Ay, mabuti. Wow! Tandaan natin itong date na ito. Maaalala natin yan kahit mabuti na ang buhok natin lahat. Nako, tatandaan talaga yun lalo na ng mga fan. Tanungin mo din sa yun din. Wow, totoo. Napag-usapan niya yan. Pero nung napanood niya, tapos after meron siyang isang interview, sabi niya, isa na rin yung ano, ako si Superman. Bakit? Sinasabi kasi niya Superman ganyan si RG. Wow naman! So, pag-uwi nila, pag-uwi niya mamaya sabi, kung tayo magkakala. Pero RK, sa salita mo na yan, sinasabi mo na parang siya na talaga, no? Would you say? Of course, masaya kami. Sobrang saya namin. And we sinusuportahan namin yung isa't isa. And kasama ko siya nung pandemic. Diba? So parang mga taong nakasama mo noon, nalagpasan mo yun, syempre mahalaga yun sa buhay. So nakikita mo na na ano, going na sa next step, gano'n? Level up na. Nyo yan. Mag-i-guess kami dito pa gano'n. Promise yan ha, tandaan nyo to. Kukwentohan namin guys. Basta may parking. sure na. Oh. Pero mukhang ang saya naman ni RK ngayon. Mukhang you're in a, kumbaga, yes, in a happy place. No? May work and then happy ang love life. Dumami ba yung ano, doors? Ayun ang araw after eh. After Balora, dumami raw, diba? Yung may batang Quiapo siya eh. Oh, yes. Oh, pala, Kasama ko din si ano, no? Tito Bo, Christopher. Mm. Kasama din. Oh, nga pala. At saka si ano din, si Coco, na may entry din. So, napag-usapan nyo ba to? Di ba kasi kami nagkikita ni Direk Coco sa set. So, nandun pa lang kami sa, magkakasama kami ni Tito Bo, Tita Irma, and Tito Tommy Abuel. So, nandun pa lang kami sa teritoryo namin. Pero soon, magkikita na kami. Yun ang mga abangan din ng mga. Apat na pala napanood natin, bali. Apat na? Yes. Apat na. Nag-enjoy ka naman sa amin.
Oo, oh, naman. Isko pala kung si Ray Valera, no? So, kansa ka hindi nag-enjoy? Sa... Marites eh, di ba? Kaya dapat pangatawanan mo yan, di ba? Pangatawanan mo na! Ibulong mo na lang. Ibubuhan. Di ba, alam mo naman kami, di ba? Eh, alang-alang sa movie industry. Yes, yes, yes. Diba? Pinapagaan lang natin, pero dapat magtulungan. Oh, whether we gusto mo natin o hindi movie eh. Kasi yung success nitong first summer, di ba? Yes, mag-dictate yan ng mas marami pang opportunities for everyone. Tsaka yun ang buhay natin, di ba? Industry na to. Diba? So you've done a musical. What's next, Greg? Kasi yung ginagawa ko ngayon is a war movie. So, from musical na. Biglang, pambigat. Bakit? Ewan ko. Yun yung, anong war movie to? Of course, yung World Pilipinas War. Kong Mahal. Tungkol sa mga veterano. Oh, no. Sila Dante Rivero, Gina Pareno, Ronnie Alonte, and a lot more. Tapos meron pa akong isa with Christian Bables. Yung erotika nga. Yung tungkol sa comics naman. Comics industry. Ah, parang nabanggit niya sa akin dati. Ikaw, RK, of course, aside from Batang Quiapo and ito nga, itong Kahit na Puti na. Ano hindi pa naman, direct. Mangga mamaya, ang bukas pa tayo dito. Oh, hindi pa nila kami, ano eh. Hindi pa nila kami wina-warningan. Ayan nga. Ako, yun nga, may Batang Quiapo. Next, I think around May, papalabas na yung movie namin ni Jane. For Mav X. Ah, okay. Kasi tatlo yun eh. Yung kala Carlo, and then kala Gerald, Kylie, and then sa amin. Nasa Switzerland din. Nasa Switzerland din kami. Okay. At madami yung unravel. Ayun. So next, around May, yung title, The Swing. Tapos, late this year or early next year, yung work ko with kala Miss Juday, Tito Edu, directed by Eric Mati. Okay. So anyway, RK, ano pa ang gusto mong ma-achieve? Ano pa yung gusto mong goal mo? Ano pa yung gusto mong makita when it comes to your career? Oh, madami pa eh. Gustong-gusto kong mag-gumawa ng action. Batang Quiapo, di ka ba nag-action dito? Ito, for a movie sana. Okay. Kasi fan ako ng mga Asian movies na action natin. Sila sa Indonesia, sa mga ganun, Ikoy-Wai. So, gagawa, makakagawa na rin ako noon early next year. Ayun na nga, ang dami nga, ha? So, umaapaw. Ikaw, Direk, ano pa ang gusto mo? Bukod sa tubig or... Parking, gusto niya. World peace, ganyan. Pwede. Dahil sa karir, alam niya sa mga hindi nakakaalam, napakarami na niyang nagawang movie, napakarami na niyang na-create na song, na nasulat, ano pa. Napakarami yung album mo sana, kung ano. Mamarapatin. O, sige. Oh. Diba? Na ikaw, para yun na yun, tapos wala nang gagawa, wala nang magpapagawa. Na ikaw ang kakanta or what? Wala sa pangarap. Bakit ganun, Direk, yung thinking mo pagdating sa project, especially sa film, iba yung hindi kayong pangkaraniwan na love story or what, kumbaga. Diba, napanood mo yung pelikula mo eh. May topak ako kaya. Yun nga, diba, nararamdaman naman yun. Yes, so bakit nga iba ka? Iba yung mga hindi, projects kasi mo. Kasi dapat hindi tayo nakakulong lang sa... Oo. Oh, oh. Yes, yun ang alam mo. Tsaka, di ba dati, nung kabataan ko, gumawa rin ako mga sexy movies, di ba? Halos puro ganun So, yun. Lahat ng pwede mong subukan, hanggang, syempre, para matuto ka na matuto, ganun lang naman siya. May pinaka-passion project ka na gusto mong gusto ko talaga ng musical. Mm-hmm. Pero meron pa akong na hindi lang, kumbaga, more pasagan to. Oh, intend po natin yung mga... So, sino next singer? Si JM. Oh, eto. Alam mo, eto pa ka nagkataka sila. Editor po namin to dati. Sa... Kung buhay pa kayo nung Fame Magazine. At movie idol, super team, etc. Ayun. Pero from being editor hanggang ngayon, ayan, kuya, director. Ibuko ka na ni Direk Job. Okay, pag-usapan na natin. Taga-award, taga-sermon, ganyan. Anyway, ayun. The last na to, RK and Direk Joben. Kanina sabi mo, yun yung kanta mo sa inyo ni Jane. O, sa panghuli, ano yung kanta ninyo na kanta ni Ray Valera sa buhay ninyo? Ikaw muna. Wow! Para love tip. Kanta natin? No! Ikaw. Ikaw, personal buhay mo. Meron ba kayong kanta? Kung
malayo pang umaga. Bakit? Malayo pang. Siyempre, di ba? Mga pinagdadaanan natin sa sa buhay. And pag piniplay mo yun, parang mas... Maluluhano ba? Oh, totoo. Nakakaiyak. Nakakaiyak. Ako, nakakaiyak ko na yun. Totoo. Nakaiksena lang ni Boy. Ako, ikaw, Direk. Ako yung hindi masyadong nag-hit. Meron siyang ano eh, hindi kita iiwan. Maganda yung song. Ay, napanggihan ko na yun. Di ba, di? Yeah. Pero gusto ko rin yung ano ah, version ni Queen Eric nung... Oh, yun nga. Digdig na alaala. Digdig na alaala. Ah, yes. Okay. Oh, yun. Oh, siguro bigyan nyo naman ng mga Marites viewers ng isang pasample ng kanta ng Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Kayong dalawa. Magandang boses yan. Kung sari lang yan. Pwede ba yun, Patrick? Ay, ako. Hindi niya. Huwag na habulin lang kayo ng ano. Ano lang naman eh. Oh. Mm, baka ma-ano tayo dito. Na, baka ma-blip para kaming tanga. Kumakanta para sa sensor kayo. Eh, nag-vlog na lang ha kayo. Itong dalawa, kung actor director na ito. Pwedeng pang blind natin itong dalawa. Yes. Pero ka ready ako, may dala ako ano. Oh, see? Joke lang yan. Baka i-like and invite our subscribers, viewers, likers, sharers sa inyong movie. Sige. Iniibitan ko lahat ng, lalo na yung paparaming mamarites dyan sa paligid. Alam ko, nagiging ano na kayo eh, parang epidemya. Dami na kayong, dami ng... Dami na akong nagiging chismosa dahil pero in a good way. Alam mo yun, kumbaga, mas maganda yung makipag-chismisan kaysa magpatayan, magnakawan. Naman! Sa of team legit kami. Mm-hmm. Basta ang pinag-uusapan, totoo lang. Yeah. Yeah. Yun ang number one dito. Yes, mm-hmm. Direk. Would like yun again. Lang. Yun lang. Sana manood kayo ng ano, Kahit Maputi na ang Buhok Ko, The Music of Ray Valera sa April 8 na po. Nationwide. Salamat po. Yes. Ano bang tawag sa, okay. Siyempre kung Marites University, mga nakikinig, ano yun? Mga Marites din. Marites din. Marites student. Mga Marites student. Very good. Ayan. Dapat yata, ano, Marites studente. Gamitin namin yan. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Kahit Maputi na ang Buhok Ko, opens April 8th. Nationwide. And supportahan po natin ang first ever Summer Metro Manila Film Festival. Support local. Okay. Thank you so much, Direk Joven and RK. Thank you sa inyong time at sa pagdalaw dito sa Marites University. Ganyan. Melchang ko namin. Hindi pa ano lang, kawali ka. And mga kaibigan, magbabalik po ang Marites University!